OOTD! 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 Oras ng opinyon, talakayan at diskusyon. Yung utak mo maliit, pagganahin mo, ha? Silang mag-aatid sa atin ng balita, kasama si Nate Robert at Derek Chapp. Silang mga kasama natin sa Oras na opinyon, talakayan ang diskusyon. Oras na opinyon, talakayan ang diskusyon. Oras na opinyon, talakayan ang diskusyon. Yun naman! Diba? Saya-saya natin, Diyos ko. Every time na may bago tayong episode, talagang nai-ignite ang aking, ewan ko, entusiasm. Nay, at the same time, yung mga mga OFW at saka abroad natin, Nay, napapalapit natin sila sa Pilipinas. Of course. Uh-oh. Kasi syempre, tayo na naman ang kanilang pinaka-medicine. Diba? Sa pagiging yung homesick nila. Pagka-homesick nila. Kaya, huwag kayong galala. Kasi we'll give you the beautiful stories. We'll give you all the issues that you want. Kung ayaw nyo, what time gagawa? Diba? Pero na hindi. Dahil wala, nandito naman sila sa pinakabagong tambayan dito sa YouTube channel. Ang OOTD! Oras ng opinion, talakayan at diskusyon. With my nanay na pareho kami naka-green dahil on the go kami palagi and we always think positive, Nanay Jobert Sokal dito. Green Revolution! Sabi right. Of course, doon kasama ko aking mga nanak, si Direk Chaps Manansala at marami tayong masayang pag-uusapan at syempre, tungkol sa mabuhay-buhay dahil napakaganda na ating guest. Lord, welcome back, Direk! Ayaw naman! Welcome back, Shep! Sa lahat ng mga nakasama ko, ng mga Pinoy, sa Europe tour ko, maraming salamat sa pagmamahalin niyo, Miss Charlina Hans. Maraming salamat sa kanyang partner, si Rene. And of course, sa aking kaibigan na si Kuya Jay, Peter Jay Nieva, at si Carol. Thank you so much. Yun. At syempre, gusto kong pasalamatan ikaw sa pasalubong mo sa amin. Si Pangkoy, tuwan-tuwa, kasi kahit belated na lang kanyang birthday gift, at least nakarating. Diba si Leanne? Oh my God, excited si Leanne. Lalo si Chang na, at saka si Sabia, yung mag-jowa yan. Of course, Nay, ito ang isa sa pinakamaganda at special na episode natin ngayon ito, no? Yes. Kasi Nay, isa sa mga malapit sa puso natin. Yeah. Isa sa mga masasabi natin kaibigan mula noon hanggang ngayon. Kapatid na ang touring. Lalo na ikaw, yes, Nay. No? Ikaw na mag-introduce sa kanya. Every time I hear this song, a song for you, na hindi niya pag-aari. Actually, hindi ko alam kung originally by The Carpenters ito kasi parang may isa pang singer talaga prior sa dati. Pero, inaari na niya yung song. Every time you'll hear this song, you'll remember her name. Ang pinapipitaganang Torch Queen of Philippine Music. The one and the only Torch Queen. Torch Queen. Ladies and gentlemen, OOTZens, what about a big round of applause? O, di ba? Yes. To Miss Malu Barry. Yes! Di ba? Hello, kapatid. Direk, welcome back. A chocolate. Yes, di ba? That song. Every time I hear that song. Parang ako may-ari ng kanta. Oo. Parang nakakahiyaan, di ba? No. Diyos ko, alam mo, we should take pride because, alam mo, ang hirap kasing sundan ang isang malaking awitin na you sound better sometimes than the original. Bibihira kasi yun eh. Bibihira, di ba? Kapag ikaw nag-kopya ng isang kanta, cover ka ng isang song, kung hindi lang kasing galing, kailangan taga lagpasan mo para ariin mo yung song. You'll own that song at ikaw yun. Oo, paano ba nangyari? Hindi ko nga alam. Sige. Every time papasok ako sa bar, kahit saan ako pupunta, yun ang pinakakanta. Parang, yun na naman. Miss Malu, pag-usapan lang natin, balikan natin, no? Para meron lang tayo a little background kung paano naging ikaw yung ganong kanta na inari na parang ikaw na. Saan ka lumaki? Paano ka nangarap nung nag-umpisa ka? Taga Davao ako, direct. Davao City ako. Start ako sa Apobee Hotel no 1980. O, diba? 2 years old lang ako noon. Para pag nag-ano kayo dyan sa mga edad-edad. 84, nakakalat sa Barhayat na kaagad ako. And then 1990, with Rico J, nasa Spindle na kaagad. Mabilis yung takbuhan. Pag sinabi kasing Kalesa Bar noon, ay, nung panahon na yun. Ay, big time ka. You're one of the best singers, di ba? This girl will ever have. Kapag Kalesa Bar pa. Verdi Varga. Sila, si Lorna Palba, nag-start din sa Kalesa long time before you.
Hindi ko siya nabutan doon. Mm-hmm. Oo. Kami ni Joey Albert. Joey Albert. Mm-hmm. At si Malu, ako, gusto ko lang marinig muna. Gusto ko marinig muna a few lines of that song from you. Gusto ko marinig yun. Para lang mabuhayan ako ng, alam mo na. Wala namang ibang may gusto talaga lagi. Ikaw eh. Kahit saan ako pumunta. Anyway, kaya nababash tayo. Na ako may ari. Anyway, I've been to many places in my life and time. I've sung a lot of songs. I've made some better rhymes. Ayun lang. Diba? I told you. Yung enunciation niya, yung kung paano niya sabihin, parang sinasabi niya lang talaga na meron siyang sinasabihan na I've been to so many places. Yeah. She tells you a story. Hmm. Every time she sings, all songs na marunig mo sa kayo Malu, parang she's just storytelling. That makes her far different from the other singers. May puso talaga. Saan ka, ano, mga pinagdaanan mo? The mga places that we talk about? Direk, marami po. Siyempre, umpisa sa pamilya, broken family. 3 years old pa lang ako, hiwalay na parents ko. 14 years old ako, kumakanta na ako direk. Yung parang, basta yung gano'n, yung talagang ako mag-isa. Hanggang ngayon, talagang mag-isa pa rin ako sa buhay. So, maraming hugot na rin. Yes, marami talaga. But the training, no? Tinrain ka ng daddy mo or talaga you were born a singer? Buong clan is a singer. Ah, okay. So, nanalo papa ko nung kapanahonan niya ng tawag ng tanghalan. Nung panahon, meron ano eh. Mama ko, naging Miss Davao. Talent naman niya was singing. Parang, oo. So lahat runs in the blood. No? Ako lang talaga sa magkakapatid, apat kami. Ako lang yung makapalang mukha. Ako lang talaga gusto kong kumanta. At gusto kong maraming tao. Yung ganun. Ayoko kumanta na, ay, tatlo lang kayo, ayoko. Just, kung ganyan din ang kaganda ang mukha at makapalang mukha, just gusto ko na maging makapalang mukha. Oo. And that kind of talent, that kind of voice, hindi naman lahat araw-araw makikitaan mo ng ganung klase ng boses. Oo nga eh, ito, kapatid, si Joburn, Torch Queen. Yeah, ako nagbansag siya. Siya nagbansag. At maraming nagtanong, ano daw kapatid yung Torch Queen, bakit daw? Ay, nako, i-research nila. Papagod ako sa kanya. Oo, so parang explanation, parang kakaiba. Or pag narinig mo, nakatalikod ka, pag kumanta ako, ay, malubarian. Parang ganon. Distinctive. At saka ibang hagod, hindi yung the usual na just ang nakakapagod ng mga singers kasi ngayon, alam mo, just ko yung matilian, yung mga, oh my God! Alam mo, pag, alam mo, di ba ang market ngayon, yung mga kabataan, when they hear kasi, hindi ko na papangalanan, ha? Alam niya kung sino sila. Pataasan ng boses, itataas pa kahit wala na sa tono, palok pa ako ng mga kabataan, and I hate it. Asakit sa tenga. Gusto ko this music. Sabagay, hindi naman lahat tayo para ng taste, no? But the Malum Bar music is eternal. Mm-hmm. Di ba, hindi mo na, alam mo, yung hindi ka mapapagod makinig, hindi ka magsasawa. Talaga? Especially, Malu, when you are on stage, iba ka, you're a live wire. Halimaw ka. Halimaw ka, kapatid. Ang pagkanta kasi, kailangan galing sa puso eh. Mm-hmm. Hindi galing sa boses. Mm-hmm. Wala. Kailangan puso. Paano mo i-deliver yung song unang-una kung hindi mo naiintindihan ang kwento ng kanta? So doon mo huhugutin. Kailangan talagang hugot. Alam mo ang storya ng kanta. Mm-hmm. You should know the song, then, no? Storya mo na lang. Mm-hmm. Tapo ka lang ng tapo ng... Yan ang sekreto mo. Yun ako. Yun ikaw. You study the song. Alam mo yung meaning ng song. Right. Mm-hmm. Anong kanta, Miss Malu, na nagbigay sa'yo ng... Sa estado meron ka ngayon na naalala mo? Ano yung kantang yun? Yun eh. I've been to maraming lugar. I mean, marami namang parang nagbabas din sa akin na andun ang lyrics. And then, and when my life is over... Good friends, ha? Best friends.
And when my life is over, remember when we were together, mm-hmm. we're alone now and I'm singing a song for you. Parang it's a pang family, pang friends, pang partner. Nung hindi ka pa kilala, tapos may naka-discover sa sa'yo, anong kinakanta mo na? Anong kantang kinanta mo? Na-identify sa'yo. Na-identify sa'yo. Sa Davao, nung nag-uumpisa ako talaga, yung mga Argentina, yung mga pang ganon. Don't cry for me, Argentina. Yun, can you hear it? Tayong dalawa, duet. Ay, nako. Don't cry for me, Argentina. The truth is, I've never left you. All through my wild days, my mad existence. I kept my promise. Don't keep your distance. Diba? Evita Peron. Diba? Parang Siri, naaari mo talaga yung ganda, no? No, parang galing sa'yo. It's really a gift, no? It's really a gift. Alam mo, siyempre, we don't ask people's opinion, pero automatic sa kanila when they hear Malu sings a song, akala na kay Malu yun. Alam mo yun, bibihira yung kapatid. Bibihira. Kasi parang, ako kasi parang simple lang yung kanta. O lumang-luma yung kanta. Ang gagawin ko, hindi ko pwedeng, kunwari, ito ang kumanta, or hindi po pwedeng gano'n ang style. Kailangan, yung ako lang, yung kung anong kaya ko, kung ano yung ako, yun lang ang ginagawa ko. And that makes it the big difference. Yeah. Kaya ganda, ganda-ganda. Di ba napanood mo sa show niya, dun sa Chatrino, oh my God. Na-mesmerize ka, tapos mapapahinto ka. Grabe, sa kanya ba yung kanta na yun? Anong ganun sasabihin mo? Pero Miss Malu, dahil sa pagkanta mo, ay nakapasok at nakapenetrate ka sa pinilakang tabing, no? Ano yung una mong movie? Can you give us a story about it? Spindle Days na yun. Yun. Spindle na kami noon ni Rico Puno. And my manager was Norma Capitana. So, pinakilala sa akin si Nanay Lolit. Nakilala ko kay Direk. Ganun kumilis. Direk Lino Broca. Yes. Siyempre, parang Lino Broca, parang gusto mo na ako patra. parang hindi ako pa-level dyan. Siyempre, manager ko, magaling. Kislap sa Dilim. Was my first movie. Can you imagine? Sino mga kasama ko doon? Mabibigat lahat. Lorna Tolentino, Gabby Concepcion, Christopher De Leon, my God. Tapos baguhan ka lang. At ang first day, ang kwan niya is a scene with Boya, kissing scene kissing yata. Kissing scene agad. Parang gusto ko na talaga. And how was the experience? Well, first question ko kay Direk was, Direk, paano po ba yung kissing scene sa movie? Hindi ko na alam eh. Sabi ni Dire, paano ka makipaghalikan sa boyfriend mo? Yun ang gawin mo. Ay, ganun ha. Teka. Teka ha. Makikitaan kita. yun na. Christopher De Leon ang kahalikan mo. Christopher De Leon. So, yun. And you will never, ano yung eksena na hindi mo makakalimutan doon sa Christopher De Leon? Shower. Na-shower kami. Kay ni Boyet din? Oo, kasi... Ano ka ba doon? Kabit ni Boyet? Or parang nakilala niya ako sa bar. Singer-painter ako. So, naghahanap siya ng girlfriend. Ng babae na mapaglibangan niya, whatever. Napanood niya ako, nagustuhan niya ako. Ako naman, di ba? Alam mo na. Yun, yung scene sa shower was nakaka-shock. Dahil... May mga daya-daya yan. Ewan ko kung pwede ko ikuwento yung may daya na sa boobs, sa ganyan. Siyempre, private parts, oo. Wala namang ibang tao kasi ayaw ni Direk maraming tao. Isang cameraman, tapos siya lang, tapos kami ni Boyer. Ang kati-kati na nung plaster. Kamama, masakit siya pag tinanggal, oo. Pero paalam naman ako kay Boyer. Sabi ko, Boyer, ang kati hindi ko na talaga kaya. O, tinanggal ko yung plaster, naloloka siya. So, talagang hubad ka? Hubad, oo. Kasi, wala naman tao siya lang, di ba? Okay lang naman kay Boyet, siguro. So, ibig sabihin, kasi that was the boldest film, the boldest na ginawa mo so far kasi nagtanggal ka ng bra, so bold star ka. oo naman. Ay, si Boyet.
At least, pati no? Pati si Boyet, oo, no? Di ba, bold star sila ni Boyet. Pero di ba, kung ganun level ng pagka-bold star, just go. Magiging proud ka na. Di ba? Lino bro ka. Of course. Oo, no less. My God. Sabi nila na sa mundo, lalo na nung dumating na ako sa industry ng tawala na si Lino Broca. Kung sino man daw yung nakatrabaho, ay swerte at it's a lucky thing kasi nga, bigla na lang siya nawala. Oo, nabutan ko yun eh. Sa peta pa kami nun si Lino Broca kami. Anyway, so that sad. Was the time, no, na Dang Kislap sa Dilim was his last film, no? Mm-hmm. My first. Oh. Yeah. And your first. Yeah. Tapos nawala siya. Kung kailan favorite na favorite galing ka niya. Galing sa show ko, Spindel. Galing siya nung sa show ko, ang show ako sa Spindel. Mm-hmm. Pag-uwi niya, yun. Disgrasya. Mm-hmm. But you know, at least, no? Sad. May anim kang anak. Mm. Yeah, I have six. Yes. I have five na lang kasi I lost yung alaga ni Jobert. Thank you, thank you. Alaga ni Jobert, yung aking eldest. He passed away 2010. Eh, malaking salamat ko sa aking kapatid. Nandun siya nung sa cremation. Hindi niya ako iniwan. May pinagdadaanan ka ngayon, Ms. Malu. We can talk about it. I'm okay. I'm ayokong isipin. Yung dumating sa akin itong pangyayaring to, yung sa cancer, lumaban ako ng lumaban talaga. Hindi mo makikita sa akin na may sakit ako. Hindi. Talagang kailangan tumibay ako. Kailangan wala lang. Talagang I just think positive. Wala akong sakit. Wala akong sakit. Ganun lang lagi. That helps, no? Yeah. That helps. Tsaka huwag kang ma-stress. Anong pinanghuhugutan mo ng lakas? Pinanghuhugutan ko talagang kailangan gawin kong matibay para sa mga anak ko. Kasi all my life naman, single ako. Kumbaga, nagka-boyfriend, pero hanggang ngayon, wala. Hindi ako nag-asawa, actually. So, wala akong buong pamilya. Andyan lang yung mga anak mo. Yun lang, doon lang humuhugot yung lakas ko. At saka talagang nilalabanan ko lang talaga yung sakit na tingin ko eh, pagsubok lang to. Which is true. Yeah, pagsubok lang, di pag dumaan, eh, kung hindi mo kaya, di hindi. Eh, kaya ko naman. I remember that day. Malu called me. Ano yan? Kapatid, mag-dinner tayo. Tapos, nag-dinner kami sa Dapo. Tapos may dala siyang mga x-ray results niya and everything. Kinuwentuhan niya sa akin. So, what I saw in her, syempre, palaban to eh. Lumalaban. Pero syempre, as a friend, mararamdaman mo yung loob, yung inertia. Di ba? Na, hindi man lang aminin, pero syempre, may mga fears din tayo. Di ba? Kasi, we're not ready. She was not equipped. Kasi syempre, walang masyadong naipon. Pandemic. Lahat, nawala. Di ba? So ngayon, dumating itong pagsubok na ito. Alam mo kaya sabi ko, alam mo, bilib ako sa tapang. Bilib ako sa tapang ng babaeng to. At saka, along the way, ay nakakasalubong siya ng mga mabubuting kaibigan. Right. And here comes sa picture si Miss Patricia Mian. Diba? Paano kayo nagka-connect ni Patricia? Matagal na kami friends, pero hindi kami talaga ganun ka-close. Yung chami-chami, hindi kayo ganun. Oo. Pero nararamdaman namin ang bawat isa. She has a good heart and I have a good heart. Parang nagtagpo lang yung pagkatao namin. Kailangan maging best friend yata tayo or parang soulmate tayo. Ganun na lang kaagad. Pero medyo matagal na. Eh, syempre, may pamilya naman siya. Hindi naman pwedeng gabi-gabi kasama. Pero pag nagsama or hindi magkasama, nagte-text, talagang bigla kami naging very, very close. And biglang ito nga, nagkasakit ako parang si Pat. Sabi ko, si Patricia, of all people, parang hindi siya in-expect ko na tumulong sa akin. Biglang nandyan siya nung nalaman niya kaagad yung result na cancer. Usap,
nag-usap ka agad kami. Sabi ko, sis, pupunta ako sa Cebu. Kasi nakuha ko na yung result. Ito, Cebu, pupunta ako sa Simala. Simala Church. Walang dalawang salita. Sabi niya, samahan kita. Samahan niya ako sa Cebu. Samahan niya ako sa church. And hindi na tumigil yung pagtulong niya. Physically, mentally, lahat na, pati financially, talaga tumulong siya. Hindi niya ako iniwan sa laban kong ito. And ang unang nagdala sa akin sa ospital, si Ferdy Bernal, yung singer. Kasi parang magkapitbahay kami sa Malikinan. So parang siya ang unang-una kong tinawagan. Sabi ko, Ferd, hindi ko na kaya, nandiyan mo na ako sa ospital. So, nung narinig niya dali, that magpapadala ako sa ospital, dumating agad siya. Kasi nasa malapit lang naman yung ospital sa aming dalawa. So, and then, nangyari na nga yun, lumabas yung result, stage 3B. Then, ito na nga si Patricia. Marami nang tumulong, pero grabe yung ginawa ni Pat. Talagang tatawag, sis, makain ka na ba? Malaking ano yun eh, may taong ganon. Anong gusto mong pagkain? Dalang kita. She has a good heart. Lumalakas ka, lalo. Yeah. Dahil may mga taong ibinibigay ang Diyos sa'yo. Meron pala talaga. Meron. And then, ito nga, kapatid, yung jobber, yes, tinawagan ko. Kita ko pa kanya yung results. Sabi ko, hindi ako handa. Pero, sabi niya, tulungan kita. Tawagan natin. Ganito, tawagan natin. Ganon. Gumawa tayo ng show. Kaya mo pa ba? Sabi ko, kaya ko. Kaya ko. Total, bleeding lang naman. Sabi ko sa kanya. Malayo naman sa boses ko yan eh. Gumawa tayo. Hanggat kaya ko, nung show naman kami. Tulungan ako ni Jobber. Yes. Yun. Okay naman. Sabi ng nanay, no? Na sa gitna raw ng lahat ng to, merong ibibigay at papadala ang Diyos para lalo kang lumakas at palalakasin ka. At yun yung mga taong nagmamahal ngayon sa'yo. Alam niyo po, Otizans, nung sinabi po ni nanay sa akin na naramdaman ko kung paano kanya, kung paano siya nag-worry para sa'yo. Dahil naramdam mo rin naman na mahal na mahal ka ni nanay. Siyempre, natatakot ako bilang kaibigan. I'm sure the way she also feels, yes, no? I'm sure kahit hindi lang sa sarili niya kasi may mga anak siya. Siyempre, ayoko pang mamatay itong kaibigan ko. Alam mo yun, yung siyempre, naglalaro sa isip mo, anong pwede natin gawin? I'm sure when you found out that you have cervical cancer, stage 3B, I don't even understand that. Yes. It's almost 4. I'm sure natakot ka rin. Tao ka lang din naman eh. Pero, you know, hindi para sa sarili mo na. Di ba? Yung mga mission pa tayo. Nung sinabi sa akin ng doktor, patawag mo na yung mga anak mo, doon ako natakot. Natakot ako. Una-una, hindi sa result eh. Natakot ako, baka yung mga reaction ng mga anak ko. Doon ako worried. Kuha ko lang, okay, cancer eh, okay. Diba, tanggapin natin kung anong pagsubok na binibigay. Doon ako ng ano, sabi ko, naku Doc, sabi ko, andyan ho yung kapatid ko, kasama ko nasa labas ko. Ah, hindi, kailangan mga anak mo. Iba na eh. Sabi ko, okay, Doc. Sabi ko, ayun, usap sila. So, paano nga daw sabihin sa akin? Sabi ko, okay lang, Doc. Sabihin mo na lang. Wala namang problema. Kung ano man yan. Ayun. So, you went na through some medical procedures. Okay? Yeah. We had some friends who supported, di ba? Helped, tsaka mga fundraising drives natin. Natapos mo? Anong mga procedures? Natapos mo na siya? Nag-umpisa yon yung result ng biopsy was March last year. Hindi muna ako nagpa radiation and chemo. Kasi nag-take ako nung parang tea ng herbal. Nice. Tinawagan ko si Dindo Arroyo. Because I heard about yung cancer something niya. Sabi ko, Dean, help mo naman ako. Gusto ko yung sa herbal mo. Yung kay Doc Tan ba yun? Ganyan. Sabi niya,
Then, kwentuhan kami. Make it short. Sabi niya, is it okay? I'll give you the address. You go there. Ganyan, ganyan. Again, ganyan. Gawin mo agad. Pumunta ka agad. Pumunta ako. Nag-herbal ako for almost 8 months. Kasi nga, sabi ko, ano muna, yung sumukan ko lang. Malay mo. Oo, malay mo. Kasi nga, diba? Nag-dito na, safe share. Stage 4, diba? Parang, sinumukan ko for how many months. Okay naman. Pero ako, pwede naman yun, ituloy ko yung herbal na yon. Pero gusto ko yung talagang sa doktor din talaga na magpakimo ako. Mm. Kasi marami din kasi nagsasabi sa akin, huwag kang magpakimo. Makakalbo kasi ganito, ka. Kalbo. Oh. Ganito, ganyan. Mm. Dito naman sa kabila. Magpaano ka, ganito ka. Ako na nagdesisyon. Sabi ko, I'm okay. Kasi nung nag-herbal ako, medyo gumanda ang pakiramdam ko. Mm. Pero hindi ako nag-stop doon. Yes. Talagang ginawa ko. Then finally, nakilala ko nga si Mina Ong. Mm. Ang brother-in-law niya is a doctor. Mm. Si Dr. Kelly. Hi, Doc. Kelly Salvador. Dinala niya ako doon. Eh, ito yung doktor na ito. Napakasarap kausap. Mm. Yung bang pag nagsasalita siya, nakatunga nga ka sa kanya, ang isasagot mo sa kanya, Doc, paparahan mo na ako, Doc, yung the way na mag-explain siya, mag-convince. Isasubmit mo na agad ang sarili mo. Oo, parang, sige na, Doc, mag-chemo na ako kasi siya ang nag-chemo eh. Ayun, agad-agad. Pero, hindi ako naka-swero ang aking chemo, oral chemo ko for 2 months. After 1 week ng oral chemo, ayun na, nag-radiation na ako. Is it hard, radiation? Radiation is Monday to Friday for 7 weeks. So, talagang dusa. Kasi everyday, pupunta ka sa ospital, uuwi ka, uwi. So, nag-transfer ako, nag-stay ako ng malapit sa Chinese dyan ng 2 months. So, nakahiram naman ako ng condo unit sa isa kaibigan. Pwede kong pasalamatan. Yes, of course. Oo. Si Maridor, yung friends ko, tsaka yung isang friend nating Justice na napakabait. Hindi ko na lang i-mention yung name. Napakabait po nung mag-asawa. At natulungan din po nila ako nung ako'y nandun sa time ng talagang kailangan ko ng kaibigan. So, nagstay ako doon. So, natapos ko yung chemo. Halos kasabay siya. Nauna lang ng 1 week. Tapos radiation. Noong December. And then January, nagkaroon ng 4 na sessions ng ang tawag ay brachytherapy. Ano naman yun? Para kang manganganak, patulugin ka. Okay. Ang forma mo para manganganak, basta tulog ka 1 hour and a half. And then magising mo, nasa recovery room ka na. Para ka na rin naoperahan. 4 yun. 4 Mondays. Talagang dusa din, pero kailangan eh. Tapos na. Kompleto mo. Nakompleto ko. So, nakompleto mo yung procedure? Nakompleto ko yung procedures. Tapos, ito na ngayon, siguro after nga nung, mga ilang weeks pa, magkakaroon ng isa na lang, meron pang CT scan at saka ultrasound, and then yung PET scan. Kompleto na. Yun, kompleto na yun. So, but as of the moment, you feel safer, much safer now. I'm okay. You're okay. Wala na yung bleeding, wala na yung hilo. I'm okay. Ayoko lang abusuhin. Like, nag-show ako last, kailan lang? Siyempre tayo cervical to. So, pag nag-high heels, hindi po pwedeng 2 hours ako nakatayo sa stage. Yeah. So, may mga times talaga direct na talaga nakaupo lang ako. The whole time, upo lang ako. Ganun lang ako. Kasi ako ng 20 songs, nakaupo lang ako. Yes. Yun lang, hindi ko lang pwedeng abusuhin. So, yun. So, after that, total, yung singing naman niya is still there. Hindi ka naman binabawalan ng doktor yata na mag-show. Hindi. Oo, kasi kailangan natin mag-show. Kailangan natin kumita para sa mga other mga expenditures mo. But, you know, sabi ko, si Malu kasi, I hope na matapos na itong kanyang agony na ito. Kasi, syempre, marami pa siyang gustong gawin sa buhay. Of course. Diba? Marami siyang mga anak. At na umaasa pa rin sa pagmamahal niya, hindi naman kailangan financially. But of course, may baby ka pa, si King. Meron pa akong 16 years old. Si King, yung kanyang bunso.
sa mga nanonood na OOTDians na maaaring pinagdadaanan din yung kagaya mo, no? Na, man, mahal po ba yung e procedure na yan? Procedure ng lahat. Malaking tulong po pag senior citizen ka na. Mm. At saka yung, of course, PhilHealth. Yes, yes. Oo, so, malaking tulong. Uh-oh. Ang advice ko, Direk, kapatid, talagang kailangan yung pumunta ng doktor at magpa-chemo. Chemo and radiation, pa-check up. Talagang kailangan talaga. Huwag na matigas ang ulo. Kasi maraming natatakot sa pangalan, mag naririnig yung chemo. Parang maraming natatakot. Parang makakalbo ka. Walang sakit. Wala, lalo na yung akin kasi oral. Walang sakit, syempre. Pero yung radiation, hirap lang kasi everyday. Pagod. Yes. It's only... Nakakapanghina lang. Nakakapanghina lang kasi may mga reactions din sa katawan. Eh, syempre, parang nasusunog yung tiyan mo, nangingitim din, may mga ganun din. Pero nawawala, bumabalik naman kasi meron namang damot. Yan ko na-manage ganun yung malo eh. Diyos ko, I'm sure everybody can... Di ba yung mga madumadaan sa ganyang face, ha? Hindi mo kailang lahat eh. Tsaka talagang huwag mo isipin na may sakit ka. Yun lang. Ano yung mensaheng dumaan sa'yo? Sa dami ng mga tao dito na pwedeng magkaroon ng cervical cancer, but sa'yo, ano yung mensaheng niyakap mo para lalo ka lumakas? Basta yung, ano lang, yung naging positive lang ng pananaw ko, parang bigla na lang talagang pumasok na pagsubok lang ito. Ganun lang talaga. And, ano yung direct eh, maganda rin yung nangyari. Maganda rin yun. Mahirap pala pag may sakit ka. Mahirap. Akala mo may kaibigan ka pa. Doon kang makakaranas, doon mo mararamdaman na mahirap pala magkasakit. Nawawala sila. Nasaan sila? You know, yung hindi naman sa panunumbat, but they know me, ikaw, lalo ka na kilala mo ako. Isang tingin ko pa lang sa tao pag may problema, hindi ka nahihingi ng tulong eh. Hindi na eh. Ako yun ah, pagkatao ko ay mag-giver. Giver ako. This is the very first time na humihingi ako tulong. Unang-una nga, kay kapatid Jobert. Nakipagkita ka agad ako sa kanya sa restaurant. Siyempre, hindi naman basta-basta pinagdaanan ko. Gastos talaga, gastos. Yung araw-araw gastos. Eh, pinagdaanan pa natin sa pandemic. Siyempre, at sarado yung business ko. Marami. Pinagtibay, lalo ako, nung pinagdaanan ko. Itong huling taon, nung last year, talagang napakabigat na taon para sa akin. And kung nakita na mahirap, umili ka ng kaibigan talaga. Eh magugulat ka na lang. Nagulat ako kasi yung mga tumulong sa akin talaga, hindi ko in-expect. Those were the last person na, na hindi mo in-expect. Can you imagine Joel Cruz? Hindi naman kami ganun ka-close. Close ni Jobert. Si Jobert ang naging bridge na naging close kami ni Joel Cruz. Nandun siya, tumulong, open hands, open arms. Nakakaya nga eh. And, si Daddy Doc. Si Daddy Doc Percival. Percival. Tell you yun, Daddy Doc, I love you. Uh-oh. It's coming from nowhere. Ang matagal ko ng kaibigan was si Kaobet Martin. Yes. Hindi rin ako. Nung nandun ako sa condo for 2 months, ni isang kaibigan, walang nakapunta doon. Pero si Jobert, halos araw-araw nag-uusap kami. I know he's busy. Pero, the only person na nagdala lang sa amin, kasi meron ako dalawang kasama doon, yung aking PA at saka yung yaya, kasi hindi pwedeng isa lang, kasi hindi ako pwedeng mag-isa sa condo. Pag bumibili ng pagkain, o gamot yung isa. The only person na pumunta sa akin doon at dinala ba ako ng manok, ng fried chicken.
Mas ka-omet. Na, ang cute talaga. Bait talaga niya, no? Grabe talaga. Sabi ko, ka-omet. Ano, iyak-iyak talaga ako. Tanong nila na ako, fried chicken. Oh, kumain ka na. Ano, kailangan mong gamot? Yung mga ganyan-ganyan. You know why? You know why? Sometimes you wonder why kung sino pa itong mga hindi mo kilala ay sila pa minsan ang dumarating sa buhay mo at nakakatulong sa'yo because you have done something good in the past. For all you know, di ba? Hindi naman yung tao na tulungan mo ang magbabalik sa iyo niyan. Eh. Sometimes other people, because you've been a good soul. You've been a good soul. At saka, di ba, minsan nababasa natin sa mga FB pages natin, do not expect that person to be like you. Magkakaiba tayo. Magkakaiba. Kaya sometimes nakaka-disappoint, pero yun, well, ganun talaga eh. Di ba? Ako na yun, OOT Jens, no? Isa sa mga pinakamabigat na pagdadaanan mo kapag may sakit ka ay yung parang feeling mo. Binalaw. No. Binalaw. Yung mga taong minahal mo at naasahan mong darating at kasama mo. Parang bigla. Outside of your family. Mm-hmm. Outside of your family. Uh-oh. Kaya malaga talaga, inaalaga ng pamilya. Oo. Tulad kay Miss Malu, di ba? Okay, hindi man masuportahan ng mga bata ang mga financial needs ng iyong sakit. Mm-hmm. But their presence, di ba? Is already a 51% cure. Mm. Diba? Yung, alam mo yon yun ang kwan eh. Kaya, mabait ka kasi eh. Kaya, marami pa rin ang nagmamahal. Hindi na, nakita mo, no? Yung mga, dahil mahal mo siya, yung mga nagmamahal sa'yo, kahit hindi nila kilala si Miss Malu, minamahal nila. Extension. And that, what relationship is all about. Yes. No? It is about extending from one person to another person. Ang lakas mo! Grabe. You're such an inspiration. Yung isang friend ko na taga Guam. Yes. Talaga ano pa ng tulong yun? Talagang si Rich. Si Rich Kat. Si Kat. Yes. Okay. Oh, may single nga siya ngayon. Oo nga. Can you imagine talagang taga Guam siya? Yung family niya nandoon, talagang lumipad lang para sis, kumusta ka na? Talagang pumunta lang. Hindi ka kain tayo, kita tayo ganun. Ito yung mga panahon lalo mo nabibilang yung mga kaibigan mo at lalo mo na-appreciate na yung mga extensions, yung mga simple na pag-message na kamusta ka na. Pero alam mo, sa mga shows niya, laging puno ha. In fairness, lahat ay parang because they love her music at saka nakakatulong sila. Hindi lang nila alam kung gaano kahalaga para kay Malu yung presence nila. Diba? And you have upcoming shows pa. We have May 15 ba? May 15 sa Music Box. May show ka ulit. Music Box and powered by Library. Of course. Of course. Yeah. Hey, Mama. May 15. Kaya sabi ko, lahat naman ito, kapatid, lilipas naman ito. Lahat ito. Hindi ka pumangit. Ang ganda-ganda mo pa rin. Of course. Ano? Kailangan magkakamukha tayong tatlo. Wish ko lang. Congratulations. Wish ko lang. Sana all. Pero alam mo, yan ang binib kay Bandu. Hindi yan lumalabas ng sa interviews, sa shows, na hindi na kaya. Artista. She's a star. Ayun yung mga bagay na ano. Kikita mo lang naman mag-makeup pag nagsishow at saka interview. Wala. Hindi kasi ako mahilig talaga mag-makeup. Sa bahay, wala. But are you happy now? Lagi naman ako happy eh. Pero malungkot. Malungkot, oh. Iba ba yung happy sa lungkot, no? Magkaiba yata yun, no? Oo, kasi nga, di ba, single ka for 14 years. Parang, aray ko, no? Oo, parang, ba, ganun na lang ba? Ano ba problema? Tutuloy na. Wala. Bakit ididiretso mo na ba ang pagiging single? Parang wow, hindi na. Wag, baka, ay, ang dami nanonood. Alam mo. May mga single din dyan. Dito pa talaga ako nakakuha ng kasawa. Malay mo, maswerte yung mga nagigas dito. Katawagan lang si Joga. Okay. Bala. Miss Malu, what can you say to the people na pinagdadaanan din? Yung mga hindi lang cervical cancer, may pinagdadaanan na mabibigat na mga, like may sakit na. Yeah, especially pag single mom ka pa, mabigat. Mabigat, napakabigat, single mom. Tapos may sakit ka pa, tapos, yan, wala ka pa asawa. Lungkot, diba? Ay, nako. So, parang, advice ko lang, just be yourself. Matuto kang maging masayang mag-isa. Paano ba maging masayang mag-isa? But, kailangan lang lahat positive. Yeah. But don't forget also, of course.
Oo. Turn to him. Of course. Kailangan deliver na natin lahat ng sama ng loob natin sa taas. Kailangan huwag tayong makalimot. Kasi siguro nakalimot ako noon eh. Alam ko. Nagkulang ako ng oras. Nakalimot ako dahil sarili ko nga hindi ko maasikaso eh. Alam po, nakalimot ako sa Diyos. Kaya, minsan natatapik kaya tayo. Kaya natatapik. Alam po naman eh. Kaya, malaking pasalamat ko na natutunan ko. On my own, natutunan ko yan. Ako mag-isa, kinakausap siya. And this is a new beginning. Yeah. Diba? And your, so, is pag, anong nalaman mo yung may sakit ka? Tapos biglang nagdasal ka, malamang. Ano yung, can you still recall yung dasal mo sa kanya? Nung punta ako ng Simala, sabi ko, tatanggapin ko naman lahat. Ito naman ay hiram lang. Hiram lang naman ang buhay. Pero marami pa ho akong gagawin eh. Alam ko maraming pa. Eh sabi ko, patnubayan na lang ako. Pagsubok lang talaga. Alam ko, pagsubok lang yon. Kaya eto ako ngayon. Okay ako. Wala. Parang hindi ako nagkasakit. Parang okay lang. Dumaan lang. Dumaan lang siya. Like that. Like that song. That goes, a song for you. Talagang bago ko rin mag-do. Diba kasi in that song, alam mo, parang nandun na lahat. Nandun na lahat, kapatid. Can you sing a bit of yung bandang ending ng kanta as we were about to end this? Yung and when my life is over, remember when we're together, we're alone now and I'm singing a song for you. You taught me precious secrets, ikaw yun, of a truth withholding nothing. You came out in front and I was hiding. Basta ganun na lang yun. Ay, naku, paboritong kanta nito. Oo, a beautiful, beautiful singer on a, with a beautiful song, di ba? Storytelling is different. Yung talagang pag-delivered. Kwento. Kaya, you'll have more beautiful stories to come. Kasi, huwag nang kalimutan si Lord. At saka, maraming tutulong sa atin. Hindi ka nag-iisa, Malu. Maraming tutulong sa'yo. Kasi naging mabuti ka. Yeah in your salamat life. Salamatan ko rin ng ating pinakamamahal. Kuya Boy, Abunda. Kuya Boy, I love you po. Ayan. Dahil talaga sa'yo, kapatid, maraming salamat sa pagmamahal mo. Noon pa naman eh, nung kay Abby pa, nung sa anak kong namatay. Baby he was there the whole time. Baby niya kasi yun eh, talagang maliit pa yun, nakita na ni Jobert yun. Malamal ko ba? So yung nakikita siya, ito Jobert, nakagana-ganyan. Jobert, diba? Chocolate. Masarap tayo mag-spoil mabata eh. Mabata. No, exacto. Malapit ng birthday ni Nanay Jobert. Yeah. No? This is the first week ng birthday mo, Nanay. Yeah. For April, no? Naririnig namin yung kwento galing kay Miss Malu na pinalakas mo lalo. Dahil sa mga tao nagmamahal sa'yo ay na-extend ang pagmamahal nila sa we'll kanya. Just be here for our friend, for Malu, no? Hanggang kaya natin, go! Sige lang, andyan lang tayo. Basta, we're just a call away. We're a message away. So we love you. Ha? Sama ka sa prayers. Maraming salamat. Thank you, kapatid. Thank you, Direk. Dahil ano, kahit medyo ano tayo, ano, ayan, no? Bigyan namin ka namin ng Mamu Bebu. Wala sa aming sponsor. Sponsor in the body wash. Active mga... Mamu Bebu. Mamu Bebu. Oh. Para gumaan lang lalong pakiramdam natin. At alam namin, medyo maarte ka talaga. This is perfect for you. Makaartehan natin. Salamat po, Mamu Bebu. Thank you kapatid, so much. I love you so much. We love you so much. Thank you. God bless you. Malamal ko to. Direk, I love you po. Always take care. Thank you. Ayan, mga OT Jans, grabe lang yung kwento na naman natin na inihandog namin para sa inyo. Isang bagay na gusto kong before we end, no? Yung sinabi ni Miss Malu na
nakalimot siya. It hit me for you to realize that is a total submission. Yeah. No? And we're on the same boat. Sino ba ang hindi nakakalimot kahit gaano pa katatag sa feeling mo ang relasyon mo sa Diyos? Isang araw makakalimot ka. At kapag nagkasakit ka o nagka-problema ko, may pinagdaanan kang pinakamabigat sa buhay mo, eh sasabihin mong tinatapik ka ng Diyos dahil mahal ka ng Diyos. Na. Hindi mo pwedeng ganun lang. Kumbaga, hindi ka niya pababayaan. Minsan papaalalahan ng kanya. At saka lahat naman tayo dumadaan dyan. Basta, by the time that we realize na nakalimot ka tayo, or ibalik na natin yung ulit ang tiwala. Ang pananampalataya. At hindi na mawawala. At hindi na mawawala yun. Kasi, na, huwag na, huwag natin siyang i-second priority. Number one lagi siya. Okay? Yun. Thank you. Thank you so much sa mga OOT dyan na nag-enjoy. May natutunan. Pero hindi pa natin subscribe. If you can, lambing lang po kami ng konti. Subscribe lang po kayo. Subscribe. We'll hear good stories here. We learn a lot from this show. Hindi sa modestesan, hindi sa pagbubuhat ng bangway. We'll make sure that maliban sa na-entertain kayo, I will give you the story. This Malu Barry story is a big inspiration sa marami. At alam kong maraming tayong natutunan sa kwento niya, sa storya niya. Yes. Yan. Okay. Ito po ang OOTD. Oras ng opinion. Talakayan at diskusyon. With my nanay na grabe na, parang ikaw rin ang in-interview, no? Yung mga revelations. Kung paano kami namahal ng mga tao sa paligid mo. Ay, minamahal din yung mga tao minamahal mo. Nanay Jobert Sokal dito. Yes, of course, anak ko si Direk Chapman ng Sahal. Basta ako lang kung sasabi, let's spread love, no? Let's not burn bridges. Let's take care of one another. Because if you don't, who will? Diba? Diba sabi nga nila, tulungan. Tulungan. Hindi dapat pinanghihinayangan na lahat ng tulong. At hindi tayo naghanap ng kapalit. Diba? Bahala na, si Lord ang bahala sa atin. For us all, bibigyan tayo ng magandang buhay, hindi tayo kakasakit, makamahal natin sa buhay ay stable. Okay na yon. Okay na yon. Tayo kakayanin na natin eh. Hindi tayo sure kung yung mga supling natin ay kaya nila yung whatever strength that we have. Hindi natin pwede kumpara. Kami na lang. Huwag na yung mamahal namin. Diba? I love you, God. Love you. Sa akin naman ay, ang takeaway ko ngayon, na madalas na feeling natin, nag-iisa na lang tayo kapag problema tayo, kapag ang bigat-bigat na, pero may papadala talaga ang Diyos ng isa o dalawang tao. Isang bagay na kailangan natin matutunan talaga ay itama natin yung mga taong nasa paligid natin. Kahit dalawa na lang yan o tatlong lang yan, basta totoo sila nagmamahal, okay na yan. We do not need more. Yes. No? Yan lang yun sa akin na. And maraming salamat, Miss Mali. Yeah. We love you! We love you! Bye-bye! Silang maghatid sa atin ng balita, kasama si Nay Jobert at Derek Chaps, silang mga kasama na